Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika't tayo magtanim ng pinya. Hope na may matutunan ka sa video ito at sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. Halika tayo magtanim ng pinya. So guys, bago tayo mag-start is ipopromote ko lang yung isa nating video kung paano magtanim ng pinya, indirect planting. So guys, ito po yung kinalabasan nung pagtatayo natin ng pinya na indirect planting. Bali, panoorin nyo na lang po yung video na yun at ilalagay ko sa description box po ito, no? So guys, sa pagtatanim ng pinya is gagamit muna ako ng paso dahil wala pa akong available space dito sa aking bakuran, sa aming bakuran na pagtatanim ng pinya. So guys, yung gagamitin kong paso na pagtatanim ng pinya is itong dati kong ginamit na paso. Pinagtaniman ko ng takwan pero hindi nabuhay, inabot ng bagyo. Yan. Bali ito guys is walang butas to sa ilalim. At ang butas nito guys, dito lang sa gilid, dahil matakaw daw ang pinya sa tubig, kaya ito yung gagamitin natin. So guys, yung soil substrate na gagamitin natin is 70% na may buhangin, saka 30% na may lupa. Nilagyan ko na rin guys ng mga dahon-dahon yan guys sa para maging humus soil yung ating lupa at maging mamasa-masa. So guys, simulan na natin yung pagtatanim natin. Pwede ito guys is papalitan na natin. Palitan natin siya guys. Ngayon nakikita natin yung kano successful yung ginawa natin. Propagation nito, yung indirect planting propagation natin. Yung ating pinya, nakikita nyo guys is puro ugat na siya, inugat na siya at nilumot na. Yan guys, yun natin ang lupa dito. So guys, yung pinya pala natin, yung presyo na binibili natin sa palengke, yung commercial na pinya. Bali guys, papakita ko na lang sa inyo yung pinakaiba na commercial na pinya saka yung red pineapple na tinatawag. Sinabi nila yung red pineapple daw is native na pinya. Papakita ko lang sa inyo guys yung pinakaiba ng dalawang pinya. Yan guys. Bali itong pinya natin guys, galing to sa sa bunga, yung suckers nito galing sa bunga niya. Kaya taon niya daw ang abutin bago ito mama. So tingnan natin yung magsusunod na kabanatan ng species ko talaga sa mga pato. Bali guys, sa mga susunod na update natin is lalagyan ko na ito ng vermicast at fungicide. Pabuhusan natin ito ng fungicide powder para sa pagdating magbubo ito. So guys, kapag nagre-repack po tayo ng paso is marami pa namamahal na tuloy dito dahil mas na-absorb nila yung nutrients nung lupa dito sa paso kaysa sa pinakapuno. Bali, naagawan ng nutrients yung puno natin ng mga fungi na nagtutulot ng red rot, root rot at yung pagkadilaw ng kanyang mga dahon. Yun po yung nagiging salinan. Kaya po mas maganda po kung nilaw po yung dahon ng inyong mga halaman, mas maganda po na diligan nyo ng
fungicide. Bali yung fungicide din po is pampabulaklak din po at pampalago ng halaman. Banda po kung for doon. Fungicide po yung gawin nito. Sa ano, mga previous videos natin is natalakay na ko po yung kanilang nakagunod po na downy mildew. Search nyo lang po sa ating YouTube channel. Pwede po naman sa pagkakunin ng masyadok. Wala lang po ito ng pataba ng stages. Pwede po. Punta naman po tayo sa pinakaiba nung puno ng commercial pineapple sa kayong red pineapple, yung tinatawag nila native pineapple. So guys, yung commercial pineapple is ganito yung guys. So ito po yung previous videos natin. Tiyanin ko yung apat na lang. Patasakay sa isang puno. Guys, medyo alam na po lagungan. So guys, yung pinakaiba. So guys, ito yung pinaka-mature na puno ng pinya. Tatakpan lang ng oregano. Ito yung mature nya. Mature nya yung namumunga na po. Dahil ito yung sisingin ko lang sa aking bayaw. Pinanin ko lang din dito. Yan, ang pinaka-mature po niyan. Ito po is red pineapple. Pinaka-iba niyan guys. Is na lang siya. Bakas ng ano guys, napinig ito nyo guys, oh yung mga bakas ng tinitik sa gilid. Yung commercial po natin is commercial pineapple na nagbibili natin sa palengke, wala po siyang bakas ng ano, ng tinitik sa gilid. So guys, pali update ko na lang din kayo kung mamumuha na itong ating red pineapple. Yeah. Saka i-update ko na lang din yung ating pineapple natin, commercial pineapple natin na nilagay sa kaso. So guys, hanggang dito na lang muna ako at hope na may natutunan kayo sa video ito. Medyo simple lang po yung technique ng pagtatanim natin, kaya pagpasensya nyo. At like nyo na lang din yung ating Facebook page at pakipollow na rin po, dahil nag-upload din po ako ng photos and videos na hindi natin na-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang po ako and pasensya na po kung medyo simple at medyo lang yung tanim natin, pagtatanim natin, and happy planting po guys.